What's up mga ka-Big Bites? Magnolia, kakabahan dahil sa balitang ito. Pero bago ka sana magpatuloy sa panunood ay huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ngayong Miyerkules, alas 8 ng gabi ay magbabakbakan na ang dalawa sa napakalakas na teams ngayon sa PBA. Ito na siguro ang sagupaan na pinakahinihintay ng lahat ng mga PBA fans dahil isang mainit na laban ito. Medyo masamang balita para sa Magnolia dahil kahit number 1 nga sila sa standing, makakaharap naman nila ang isa sa mga kinatatakutan na team, kaya naman wala daw rason para maging masaya sila. Ayon pa nga kay Coach Chito, binalaan na daw niya ang mga players niya, na isang matinding bakbakan ang haharapin nila kapag nakalaban na nila ang TNT, at dapat daw asahan ng mga ito ang pisikal at dikdikan na laban. Kakalimutan daw ng Magnolia na may twice to beat advantage sila sa laban na ito, dahil kapag naiisip daw ng mga players ito ay medyo nagre-relax lang sila, kaya naman kailangan daw nilang isipin na do or die game na ito para sa kanila. Pero mukhang mahihirapan ang TNT sa laban na ito, dahil nagdagdag pa ang Magnolia ng isang napaka-shooter na player, matapos nilang tawagin ulit ang serbisyo ni Jerick Ahanmisi at pinalitan nga nito si David Merrell. Ine-expect na daw kasi ng Magnolia management na magpapaulan ng tres ang mga players ng TNT, dahil sa pagbabalik ni na Jason Castro at RR Pogoy sa lineup nila, kaya kailangan daw may sagot sila sa mga ibabato sa kanila. Pero hindi naman magpapatinag dyan ang veteran at superstar ng TNT na si Jason Castro, dahil mataas talaga ang kumpiyansa nito at ng buong TNT players, at alam daw niyang beatable pa rin naman daw ang Magnolia sa serye na ito. Marami na daw teams ang may twice to beat advantage pero natalo pa rin sa isang serye, kaya naman naniniwala daw sila na kakayanin din nilang talunin ang napakalakas na Magnolia, dapat nang kabahan ang Magnolia dahil sa taas ng kumpiyansa ng mga players ng TNT. Kung ako naman ang tatanungin, anybody's ball game ang magiging laban na ito, at kahit anong team ay may malaking chance talaga na manalo, considering na parehong sobrang lakas ang mga players na nasa lineup nila. Kapag nag-click ang outside shooting ng TNT, delikado na talaga ang Magnolia dito, pero kapag gumana naman ang mahigpit na depensa ng Magnolia, mukhang wala na talagang chance para sa TNT dahil alanganin na sila. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, matatalo nga ba ng TNT ang Magnolia? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panunood mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.